Hello everyone, good evening, and I'm here again, Mami Ria, in your YouTube screen, and just wanted to share something to you about, nabasa ko kanina sa Bible, so sabi rito, how to commit your life to Jesus Christ. So according to Romans 8, chapter 10, verse 8 to 11, sabi rito, ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita, nasa iyong labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalan sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa kanya. Hallelujah. So sabi rito, paano malalaman kung tinanggap ka ng Diyos? Sabi rito sa John 3:16, ito yung assurance. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. According to sa 1 John chapter 5, verse 12, sabi rito, ang pinananahanan ng anak ng Diyos, si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. So, ituturing tayong anak ng Diyos. Tayo yung mga anak ng Diyos. So, si Jesus ang kaisa-isang bugtong anak ng Diyos. Kung siya'y sasampalatayanan natin, ituturing din tayo mga anak ng Diyos. So, sabi rito sa Galatia 3:16, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. According to John 3:10, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. 1 Thessalonica 5:5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Woo! Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Mga according to Romans 9 verse 8, sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. John 1:12 sabi rito, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. According to Galatia 4:7, ano pat hindi ka naalipin kundi anak. At kung anak, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. 1 John 3:1 sabi, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos at tayo'y ganun nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Galatians 3:7 sabi, talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. So, nabibilang tayo na sa lipi na tinawag ng Diyos. According to Roma 8:14, sabi rito, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Joel 1:3, saysayin ninyo sa inyong mga anak at saysayin ang inyong mga anak sa kanilang mga anak at sa kanilang mga anak sa susunod na lahi. So, mamamana yun ng lahat ng lahi natin ang pagiging anak ng Diyos. 1 Samuel 1:27, dahil sa batang ito, ako nananalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. So, it's about Samuel. Pinaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa lahi ni Hannah. So,
pinagkalooban siya ng anak, humingi siya ng anak sa Panginoon, sa Diyos. And yun nga, si Samuel. So, binigay sa kanya yun ng Diyos, tapos natupad yung pangako ng Diyos sa kanya. So, pinagkaloob sa kanya ang isang anak, si Samuel. So, natutuwa si Hannah kasi binigay sa kanya yung gusto niya ng Diyos. And yun nga, si Samuel, yung anak niya. Yun. Naging anak ni Hannah. So, dahil sa batang ito, ako ay nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kanya. So tayo, kung hihingi rin tayo ng mga bagay na gusto natin sa pangalan ni Jesus Christ, bilang mga anak tayo ng Diyos, ibibigay sa atin yun ng Diyos. So, ganun ang nangyari kay Hannah noong unang panahon. Sa 2 Corinthians 6:18, mababasa natin, "At ako sa inyo'y magiging ama, sabi ni God, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat." Ayon sa Galatia 4:6, sabi rito, "At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama." So, pwede na tayong humingi ng mga pangangailangan natin sa Diyos dahil tinuring na tayong anak. According to Awit 82 verse 6, "Akin sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan." With small letter D, Diyos, yun. Mga taga Roma 9, according to Romans 9:26, "At pangyayari sa sadakong pinagsabihan sa kanila, kayo hindi ko bayan, ay dyan sila tatawag yung mga anak ng Diyos na buhay." 1 John 3:2 sabi, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita ang gaya ng kanyang sarili." John 1:13, "Na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos." According to Matthew 18:3, "Sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na mga bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit." Kawikaan 22:6, "Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya ito hihiwalayan." Tulad nating mga anak ng Diyos. Mateo 19:14, "Datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." Mateo 5:9, "Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos." John 8:47, "Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos." Okay? Lucas 22:70, "At sinabi nilang lahat, kung gayo'y ikaw baga ang anak ng Diyos, sabi nila kay Jesus. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagsasabi na ako nga, sabi ni Jesus sa kanila." 1 John 5:20, "At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, si Jesus Christ." So, mababasa pa natin sa iba pang book sa Biblia ang mga katuruan na nagsasabi na tayo ay naging anak ng Diyos kung sumampalataya na tayo sa Panginoong Jesus. So, mababasa natin 'yon sa New Testament, sa Biblia, and malalaman natin na totoo ito kasi mararanasan natin ito sa buhay natin, okay? And $29.
Bali, hindi na tayo maaagaw ng kaaway kung tayo maging anak na ng Diyos. It's habang buhay na forever. So, wala nang makakapag-separate sa atin from the love of God, between us and God. Kaya, magiging may assurance tayo na habang buhay makakasama natin ang Diyos. Dito, sa lupa. At pagkamatay sa langit. And hindi niya tayo iiwan kahit kailan. And lagi niya tayong sasamahan araw-araw. Okay guys, so that's it muna for now. This is Mama Maria Palmaragas, Mami Yang. And want to say something na sana lagi niyong aalahanin si God. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Because nasa Kanya ang No. Siya ang ganito. Nihirapan yung utak ko. Ang daming gumugulo sa utak ko. And ayaw nilang masabi ko sa inyo yung gustong sabihin ni God through the Holy Spirit. And ginugulo nila yung utak ko ng mga powers in this world, sa mundong ito. And thank you God na lagi lang siyang nandyan and sumusubaybay sa atin and hindi niya tayo pinababayaan. So thank you Lord, salamat po. So guys, ganun muna for now. This is Mama Maria and God bless you all. See you next time. Bye!